privilegio para usar la familia de Dios. Na siyang purihin, luwala din at sambahin sa Espiritu Katotohanan. Sa punto ay patuloy natin pag-aaralan ang paksang ating tinatalakay. Last po na ako ay tumayo rito, ating pinasimulang pag-aaralan ang tao. Ang taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Ang taong ito ay lagi ko nila makikita ito. Perfect. Sinless. At natawag na righteous. Yan po ang taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Kaya lahat po ng tao nalilitaw dito sa mundong ibabaw, siya ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay maging perfect o sandal. Siya ay walang kasalanan at siya ay matuwid. At itong taong ito, kasimula, siya ay itinalara sa walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay. Yan po ang taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Siya ay perfect, siya ay simple, siya ay righteous, at itinalaga siya ng Diyos sa walang hanggang buhay. Pero ang mga bagay na ito ay nawala sa tao nung siya ay magkasala. Kaya nga pinag-aaralan natin ang tao eh. Para sa ganon, makatawag tayo sa ganitong palatayan na isang perfect, sinless, and righteous kasi ito po ang taong ililigtas ng Diyos pagdating ng takdang kapanahunan. Yan lamang. Kaya kung ang tao hindi makakabalik sa kanyang dati kalagayan, hindi siya magkakaligtas. Hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Hindi niya kakamtin yung itinalaga sa kanya ng simula na buhay na walang hanggang o walang hanggang buhay. Yan. Nakuha niyo po ba ito? Sana makita natin ito at titiyakin ko sa inyo sa bawat pagtayong natin hanggang makapot natin ang pag-aralan itong tao ito, lagi niyong makikita ang ilustrasyon ito para sa ganun makilala niyo kung kayo nga ay makakasama sa kaligtasan. Ito pala, ito lang ang natawag na itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Taong nilikha niya sa kanyang wangis at larawan. Okay? Ngayon, pupuntahan natin yung ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan natin, itong ang taong ito na nilikha ng Diyos, itong taong ito, meron siyang spirit, meron siyang soul, at meron siyang manika. Tama? Yan. Yan ang tao. Yan ang tao nilikha ng Diyos. Meron siyang tinatawag na espiritu, meron siyang kaluluwa, meron siyang katawan. At itong mga bagay na ito, kung babasahin yung 1 Thessalonians 5:23, ito ay pinaiingatang buo na walang kapintas, na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya dapat, iingatan natin yung ating espiritu, iingatan natin yung ating kaluluwa, iingatan din natin yung ating katawan. At lagi kong sinasabi sa inyo, ang nakikita lang ng tao, itong kanyang katawan. Ito lang yung kanyang kilala. Pero yung tinatawag na espiritu niya at yung kaluluwa niya, wala halos siyang alam-alam dito. Kaya pag-aaralan natin. Sa pagtuturo ng Biblia, itong spirit and soul, tinatawag itong inward man. O yung pagkatao, ano yun? Loob. Yeah? Yun ang tao eh. Yun ang kanyang tinatawag na inward man o yung pagkatao niya.
kanyang loob, yun ang sinatawag na spirit and soul. Yung body naman, tinatawag itong outward man. Pati nakalagay sa Biblia. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Para makita ninyo lang. Kasi dati na natin yung tinatalamay. Para ma-repress yung inyong tinatawag na pag-iisip. Lalo na sa mga talatang ating gagawin. Tandaan nyo, ang lagi kong sinasabi, magkaroon kayo ng tinatawag na kopya. Na papel at panula, sumulat dito, kasi napakahalagang pag-aralan itong tao. Makikilala nyo kung sino kayo. Kaya dapat na mag-take notes kayo para sa gano'n sa pag-aaral, marireview nyo sa inyong bahay yung ating pinag-aaralan at madali nyo makikilala ang taong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at narapan. Yung tao nyo. Pakibasa, 4:16, 2 Corinthians. Mapatagalog, mapa-English. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Kaya nga, hindi kami niyang ihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So, kita nyo, merong pagkataong loob, ang tao, yung spirit and soul, yung pagkataong siyang labas, ito yung kanyang kapatid.